Welcome to business! Aha! Welcome to business! Kaya magandang araw mga idol. Ang Hagunoy ay isa sa masasabi nating mayaman bayan dito sa Bulacan sapagkat dito nang gagaling ang lahat ng mga yamang dagat na pinebenta sa Maynilaan. Sa kabila ng sitwasyon, dulot ng hindi maipaliwanag na pagtaas ng tubig ng Hagunoy Bulacan sanhi ng high tide, ang nakakalungkot na mukhang ito ay mayroon din naman isang nakakamanghang kayamanan. Halina't samahan niyo ako sa ating paglalakbay dito sa Hagunoy Bulacan at ipapakita ko sa inyo ang dalawang mukha ng bayang pinagpala. At para maramdaman ninyo at maiikot ko kayo dito mismo sa kabuuan ng Hagunoy, sumakay tayo sa tinatawag nilang tikling. Ito ang pinakamataas na tricycle upang maiikot ko kayo sa kabuuang sitwasyon at nang sa ganun ay maramdaman natin kung bakit kinakailangan makapunta rito ang Kabusiness Family sa Hagunoy, Bulacan. Ilan taon na po kayong nag-tricycle? 49 na. 49. Kaya mga idol, sa pagkakataong ito, ang ating pong sinasakyan, ito po ay kulong-kulong na pinataasan. Pero pero meron pa dito mas mataas, di ba? Tikling kong tawagin. So, ito po. So, kamusta po naman kayo ate? Saan po kayo pupunta? Magtitinda sa bayan, ay bibenta nyo. Sa punduhan. Mga idol, ito po kanilang mga kalakal. Ayan, no? Tingnan lang natin para makita yung pumay. Mayroon silang mga sumpo dito. Magkano po naman bintahan yan doon? Nakapagdala ko 800. Ito pong binta mo ngayon, magkano po? Tingin mo? Kasi po yung mga nagsuwahin. Suwahin? Taga-saan po kayo? Sa Malampas, sa Pablo. Mga idol, dito naman ay okay na siya. Malampasan lang natin. Pero may isang part pa tayong dadaanan. At hindi lang tayo sure kung mismo sa bayan, makikita natin ang sitwasyon ng bayan. Kaya gusto kong naging na maaga ang vlog natin para makita ninyo yung sitwasyon ng bayan kapag ganitong high tide. Actually, 4.6 kagabi na sa bayan pa ng sama ng panahon. Ayan. Kaya mga idol, makikita po ninyo kasalukuyang sitwasyon ng Hagunoy. Pero gusto kong ipaalam sa inyo, masama man ang panahon, may pagkumano wala, ang Hagunoy ay laging ganito na talaga. Sanay na kami sa mga tama yun. Wala na, normal na sa atin yung baha. Sanay na kami sa ganyan tubig. Actually, sa pagbabaha, dalawang klase ang nabubuhay dito. Yung mga matataas na tricycle driver, tricycle na tikling kung tawagin, ay papakita ko sa inyo ay siya din po namang nabubuhay dito pag mataas ang tubig. Di ba? Kaya, kumusta? Kaway-kaway naman dyan. Anong pangalan? Ano po ang anong buhay natin? Nag-aamo doon sa punduhan. Okay. Isa po mga idol, sa ipapakita ko rin po sa inyo ang nakatagong yaman ng Hagunoy. Bagamat ganito po ang sitwasyon, ganito po ang nararamdaman, pero kita mo naman sila, patuloy po ang hanap buhay. Ganito kasipag sa bayan ng Hagunoy. Tama po ba? Walang tamad, ano? Walang tamad sa Hagunoy. Lahat po ng pagkakataon ay ginagawa lang po namin challenge upang malaktawan ang mga ganitong klaseng pang-araw-araw na aming nararanasan. Alright? Ito po ay sako pa doon sa Naguste, no? Tingnan ninyo. May mga bahay dyan. Ito po naman dito. Itong dinadaanan ay pinataasan na po ito. Pero ganito po ang sitwasyon. Kapag tumataas ang kalsada, bumababa po ang mga bahay. O kung mapapansin po ninyo, ayan, normal na po yan dito sa Hagunoy. Talagang ganun na po. Yung may pera, nakakapagpataas ng bahay, wala namang pera, tsaga-tsaga sa paglilipas. Ganun lang ang buhay dito sa Hagunoy. Ayan, ito po yung lugar ng Santo Niño, kung tawagin ay Sapang Pare. Actually, kaya po wala pong baha dito. Itong pong portion nito ay pinataasan. Tinaasan na po ang kalsadang ito. Hello po! So ito po yung Sapang Pare naman kung tawagin. Ayan, malapit na tayo mga idol. Makikita nyo, ayan yung tawagin tikling. Matataas na mga sasakyan o tricycle. Yan po ay talagang kumbaga ginawa. Ayon pa isang mong kabusa. Ayan, kabusa po yan. Hello po. Kaway-kaway lang. So ito dito, mga nag-aabang naman dito,
ng mga sasakay din papunta doon sa bayan. So, ito na makakatropa, makakatropa yan. Oh, mga kaibigan natin na, so dito wala talaga ano, wala talaga ng amad. So ito po mga idol, yung public cemetery kung matatanong natin. Ayan, no. Tingnan niyo ganun na po ang buhay diyan. Ito, tumatawid mga idol ha. Ah, kitang na mo naman. Oh, sa kabila ng lahat, dito ka lang makakita ng tricycle na matibay sa Hagunoy. Oh, tuloy ang buhay. May swimming pool kami rito. Ito po mga idol, ang public cemetery. Actually, itong public cemetery dito ay talagang ganun na po ang sitwasyon. So ngayon, ito, dumadaan kami. Ayan o, oh, tubig. Kung mapapansin po ninyo, ito po ay tinatrabaho pa at patatasan. Yan po yung sukat ng tatambakan at dyan po ang level ng kalsadang gagawin. So kung matambakan po ito mga idol, mawawala po yung baha. Pero tulad ng sinasabi natin, kapag bumabaha o natatambakan ng Hagunoy, tumataas naman ang kalsada. Tingnan nyo naman yung mga, ito po yung school. Yan o, oh, nakalubog na yung school na yan. So kabilaan po ito, cemetery. Ayan. Pero ganito talaga, tuloy lang ang buhay. Tuloy ang pagkikita ng mga tricycle. Walang problema. Nakakiti pa rin. Ganito lang. So ito yung Hagunoy S Central School. Ha? So kung mapapansin po ninyo, ay puro tambak na rin ito. Ayan o. Tingnan mo yung school. Kung mapapansin po natin, mga idol, yan. Lubog din yan. Ganito ang buhay dito sa Hagunoy. Yung mga nakikita po ninyo, normal lang yan. Kita mo naman ang tiba yung talaga kalahati na. Malupit. Dito din po sa Hagunoy mga idol, makakakita kayo ng malapit na tayo mga idol sa bayan. Ano? Yung pong baga ay sentro ng pamilihan, sentro ng negosyuhan. So mga kapatid natin mga ka-business, no, tinutur ko lang kayo sa kasalukuyang sitwasyon para makita ninyo bakit nga ba kailangan pumunta ang ka-business sa lugar ng Hagunoy. Dito lang po sa amin, makakita kayo ng Jollibee. Kita nyo naman yung Jollibee sa amin. Kita mo yan. Yan, ganyan. Dito sa bayan. Diba? Hello po. Pero tuloy ang buhay. Ito po yung sentro na ngayon. Pinaka-plaza ito. Ayan po yung pure gold. Pero maya-maya magbubukas yan. Tutuloy po ang negosyo, hindi po hadlang. Ang bahang ito, nakikita ninyo, hindi po ito nakakahadlang dito sa Hagunoy, Bulacan. Normal na po itong kasalukuyang sitwasyon. So, kita nyo naman. So, ito na po yung bayan. Ito po yung kanilang simbahan. Simbahan po ng Santa Ana Church. Ito po sa bayan ng Hagunoy. Tingnan nyo naman, no? Lubog din sila. Pero bukas po, tuloy po ang negosyo dito sa Hagunoy. Ayan, nabubukas-bukas na yan. Tuloy yun. So ito pong nakikita po ninyo ay kasalukuyang normal po. Ang kagandahan dito, ito po ang tubig ay pababa na po kasi umaga po yan, tumataas. Gabi o tumataas. Ganitong umaga, pababa na. Ano ko yan? Pababa na po sila. So pagdating po ng tanghali nito ay wala na po. Mawawala na po yung mga tubig na yan. At ganito po ang sitwasyon. Pero pagdating po ng mga buwan ng June, ano po, ay umaga naman po ito hanggang tanghali, ano, hanggang hapon. Ganito ang sitwasyon. Okay, so nandito na po tayo mga idol. Ito po, sa kabila ng lahat naman na inyong nakita, ipapakita ko naman ang tagong yaman ng Hagunoy. Abangan niyo po yan. So ayan, ito po naman mga idol ang punduhang bayan ng Hagunoy. Papakita ko naman sa inyo. So dito, sumisentro ang lahat ng mga isda, kalakal, iba't ibang klaseng isda mula sa maliit hanggang sa pinakamalaki ay dito po naman ninyo mabibili sa punduhang bayan ng Hagunoy. So ayan, ganyan, tuloy-tuloy lang buhay. Oh, kaway-kaway tayo ha. Hoy, kumusta po? Sige po, salamat po. Papakita lang natin yung mga isda sa kabila ng may gumaang bagyo, tuloy pa rin ang buhay. Ay, isang kaway po tayo. Ganun ang mga idol, oh. Lepe, nasa lepe sa'yo. Sayang yun. Seryoso yan, huwag natin galawin. Okay, ito nyo naman. 90
Dahil papahawak ano yung laki ng buso. Magkano kilo niyan? Magkano kilo? Ha? 90 lang ang kilo. O, kita mo. Ganun dito, kamura. Mga idol. Grabe. Thank you, idol. Ha? Salamat, ha? Mayroon din hipon. May alimango. Oh, shout out sa mga pugi. Hello po, kumusta po? Kumusta po kayo? Eh, ano kaya pala nagbebenta? Wala kang bebenta sa gabi. Oo. Malaki yung tubig. Malaki yung tubig, no? Pero ito, tubig pababa na po, ano? Pababa rin. Ganito. Ayan po. So dito po ang Bunduhan Bayan. Dito po makakabili ng murang mga... Ali po? Eri, interview mula yun. Tignan nga natin dito sa dulo. Uy. Ayan, no? Maraming mga... Ban na mi, kung tawagin ano? Ito. Ano yun natin itong mga nagbababa? Oh, kaway-kaway tayo mga idol. Alright. Tuloy ang buhay. Ganito sa hagunoy, masaya lang. Ano? Oh, kita nyo naman. Oh, magkano po yung mga ganyang maliliit na ano? Magkano ang kilo niya sa tingin? Ay, umabot sa 195. Ah, kita. Ayan, so ito naman po. Shoutout po sa ano po kayo? APC Gina Consignacion. Ayan. Yes. Thank you po. Oh, ayan oh, mga alimango. Buhay na buhay. Pakita natin, hanap tayo kung mayroon tayong makita ang mga alimangong ano. May music. Ano tawag doon? Oh. Isang pamilya. Ito na po mga idol, isang pamilya. Ang iyo pong nakikita ngayon mga idol ay tinatawag na ano po yung isang pamilya mula sa pinaka bunso hanggang sa pinaka malaki, pinaka lolo na huli na. Ay grabe ano. So nagbubukas po ito, madaling araw. Eh, dito po kayo pwedeng kumuha ng inyong mga paninda. Dito po nanggagaling yung supply mula po sa Kamaynilaan. Ayan, dito po nabibili. Dito po nanggagaling ang lahat ng mga produkto. Ang Bunduhan Bayan ng Hagunoy, Bulacan ay sumisintro sa lahat ng mga produkto na pwede ninyong mabili. Dito nanggagaling ang mga iba't ibang klaseng mga isda na ibinibinta maging sa Kamaynilaan. Alauna na madaling araw nag-uumpisa na ang pangnegosyuhan hanggang matapos ng alas 8 ng umaga o abutin ng alas 9. Welcome ka business! Viral ka na naman. Viral na naman. So yung mga nagtitinda po sa labas ng bayan or maging sa mga karating barangay, dito nila kinukuha yung mga produkto. Dito kasi kumbaga wholesale ang pagbili ng produkto. Kita nyo yan. Mga idol. Ito mga ka-business, no, mga kapapi, pakita ko lang sa inyo. Ganito kayaman ng Hagunoy. Oh. May nakita tayong mga malalaking alimango. Yun. Kuya, oh, lalaking alimango. Ano? Diba? Mapaupula pa. Okay. Oh. Grabe yan, oh, mga idol. Taong gala. Oh. Shout out po. Taong gala. So... Dito sinasakay yan, yung mga sasakay. Oh, hello po. Oh, hello. Hi. Good morning po. Oh, good morning. Ayan. Yes, naman. So, ito po yung mga sakayan. Ito po yung mga sasakyan nila. Galing naman doon sa dagat, sa pangingisda. Dito dadaong at dito ibinibinta. Wala naman dito sa puntuhan. Dito mo naman makukuha kung ika'y bibili naman ng paninda doon naman sa mga karating barangay. Yes, naman. O, di ba? Sabi ko, may taong gala. Oo. Ayan, good morning po. Good morning. Oh, hello po. Oho, kumusta po, idol? Oh, hello, mura na palos. Ayan, palamit na tawag na palos. Oo, oh, palos po yan. May palos daw. Oh, hello, malabano. So, kumusta po naman, kahit may bagyo, okay lang naman. Okay lang po. Tuloy pa rin. Nakakasurvive naman. Nakakasurvive, ano? Ano ba yan? Thank you, ha. Salamat, ha. Ano lang natin, kasi gusto kong ipakita, kahit may bagyo, tuloy ang buhay dito sa Hagunoy, yan, oh.
So ganito naman ang proseso ng pamamakyaw. Ayan, parang nabubulungan sila, pipresyuhan mo para makuha mo yan, kung magkano yung presyo niyan. Ang bulungan ang isang pamamaraan o sistema kung paano ka makakabili dito sa punduhan ng bayan. Lahat ng mga mamimili ay mag-iipon-ipon at magbibigay kayo ng presyo. Kung sino ang makakapagbigay ng mataas na presyo, sa kanya mapupunta ang kalakal. Hello po. Good morning po. Good morning po, sir. Dito ka na rin, makakabili ng yelo. Kompleto yan. Ayan, talaba naman dito. Talaba. Good morning po, good morning. Salamat po, salamat. So ayun mga idol, ito naman po ay ang kanilang pamilihang bayan, Palingki. Makikita natin, iba't iba yung pagkaya. Mayroon dito mga kainan. Kumusta po kayo? Kumusta po? Ayan. Ay, wala po. So ito po yung mga... Oh, nakain. Ito po yung mga kainan dito sa Palingki. Ano po? Ayan po yung kanilang Palingki. Dito naman po ay ang mga kainan. So kung mapapansin nyo, karaniwang kumakain naman dito. Ay! Kumusta? Good morning po. Kumusta? Opo, napag-away pa lang uli. Mga kumakain naman dito. Sige po, salamat lang. Yung mga galing po naman ng punduhan at mga ano dyan, ay dito naman kumakain. So kung mapapansin natin mga idol, talagang konektado yung pangnegosyuhan dito sa Hagunoy. Ay, dito po. Good morning po, sir. Kumusta po kayo? Oh, tuloy pa rin, ano? Oh, taas ang tubig, ano? Pero pababa na rin, ano? Salamat po. Ayan. Oh. Ayan, ate, kumusta po ang buhay-buhay? Ayan, binabaka po kami. Oh, eh, ganun talaga, ano? Ayan. So, mga kainan naman po rito. Eh, ito, siguro nagsarado, hindi pa nakapag, ano? Thank you, ate, ha? Salamat. Kumusta naman po kayo? Eric, punta ba? Ayaw umanda ng tricycle, laki ng tubig. Oh, nako. Pero tuloy pa rin ang buhay, no? Kahit na ba, hindi naman... Okay. Salamat po. Thank you. Oh, salamat. Thank you po. Oh, ito ay sumbulan na talagang ang mga taga-Hagunoy ay masipag sa kabila ng lahat. Ayan, oh. Binabaha na. Kumusta po kayo, ate? Kumusta po naman ng buhay-buhay? Kahit baha, ano? Napakatumal. Eh, mamaya malilipas din ito. Mawawala din itong tubig nito. Ayan, si nanay. Nay, kumusta po? Good morning. Kumusta po kayo? Nakangiti. Kahit ganyan, nakangiti pa rin, ano? Tuloy lang. Opo. Ito naman yung ating masisipag ng mga traffic enforcer. Kumusta po kayo? Oh. Laging ba? Laging ba? Ganun talaga, ano? Pero mga idol, mapapansin nyo sa kanila. Kahit ganun ang sitwasyon, nakangiti lang, masaya. Oh, ito po yung gusto natin ipakita dito sa Hagunoy. Ang inyo pong nakikita, maaaring panibago sa inyong mata, pero dito sa amin, normal na po. Ang mga ganitong kalagayan, basta tuloy lang ang buhay, masaya. Kita nyo naman. Thank you, thank you. Hello po. Kita nyo naman mga idol, tuloy-tuloy lang ang buhay kahit ganyan. Oh, nababaha na. So ito naman po ang kanilang pamilihang bayan. May mga part kasi dito na medyo mabababa pagka ganito. Pero dito po ang high tide po ngayon ay nag-uumpisa po ng alauna ng madaling araw. So ito pong sitwasyon ay pababa na po. Hello po, kumusta po kayo? Sa ganitong sitwasyon na hindi may paliwanag na pagtaas ng tubig dulot ng high tide, nananatili pa rin masayahin ang mga taga-Hagunoy. Gumawa sila ng pamamaraan upang maging patuloy, maisagwan ang buhay. Dito lang sa Hagunoy makakakita ka ng mga tricycle na pinataasan upang sa ganon kahit tumaas man ng tubig ay patuloy pa rin ang kanilang paghahanap buhay. Oh,
walang suso. Normal na po talaga ang ganyan. Ano? Ito naman, nakate din, di ba? Mamaya, tanghali yan, ala na. Ala na, pag tanghali, okay na. So dito kasi mga idol, ha, mga kabisnes at mga kapapi, ano po dito eh, ito pong sitwasyon nito, alauna ng madaling araw, ganito po talaga. Then, pag nawala na po yung tubig, normal na po at madadaanan na po yan. Ganun po ang sitwasyon dito. Buti ngayon sa buwan ito, kasi ang high tide po ay gabi. Ito po ay pakate na, pababa na po ang tubig niyan. So, pagdating po ng mga alas 10, wala na po yan. Clear na po yan. Pinapakita ko lang po sa inyo ang sitwasyon. Pag ganitong madaling araw. Imagine ninyo kung ito naman buwan ng May. Pagsapit ng February, dito hello, naman nababaha yun. Hello po, good morning. Kumusta po kayo? Okay lang, salamat. Opo, ito po yung tawagin ay tikling. Ayan po, ang mga biyahe nila. Isa po kayo dadaan ngayon. Saan kayo dadaan? Dito? Opo, pwede rin. Opo, tingnan nga natin. Ayan, ganun sila oh. Ito po yung tawagin ay tikling. Actually, talagang sadyang pinataasan na nila upang kahit papano. Hello po, ingat po kayo. Opo, opo. So, ganyan po ang ano nila. Oh. At least, kahit papano, pag mataas ang tubig, tuloy pa rin ang kanilang paghahanap buhay. Kaya ho, dito sa Hagunay, mapapansin ninyo, ay pangkaraniwan na rin po yung mga matataas na mga tricycle. Good morning, Idol. Ay, good morning po. Kumusta po kayo? Good morning po. Opo, ito maglalakad lang po kayo? Opo, sir. O, ingat po kayo. Sige po, ingat po kayo. Kakayaan nga yan. Good morning, kuya. Good morning. Kumusta ang buhay? O, kita nyo. Pero tuloy at bukas pa rin ang mga tindahan. Ano? Araw-araw yan, hindi naman nagsasarado dito eh. Halos ganito na po ang sitwasyon araw-araw. Kumbaga mga idol, pinapakita ko lang sa inyo, dito sa kabila ng lahat ay tuloy ang buhay. Tingnan nyo yan, pagkabukas nila, magwawalis. Mawalisin lang yung tubig, ayos na. Ganun ang buhay. So sa kabila ng lahat, kompleto naman po ang Hagunay, isang mga pang-commercial, ano po, mayroon ditong Andox, sa kainan, tuloy ang mga bigasan. So, ito po yung bayan. Hello po, kumusta kayo? So, malalaki at matataas po yung mga sasakyan dito, mga idol. So, ayan, meron din po naman ditong mall sa, ano, meron din po dito mga pamilihan na mga malalaki, eh, nagbubukas sila. So, ganyan lang, tuloy lang ang buhay. Ito naman po yung terminal ng Hagunay, Central Terminal. Okay, so, ito po yung bayan. Ganito lang po, ano yung bayan, proper mismo. Umaga lang po tayo at paunti-unti nagbubukas na po sila. Minsan po ang iba nagbubukas dito pag baba po na po ng tubig. So, ganun po yung sitwasyon dito. At simbahan. Ito po mga idol, normal na yan. Tingnan nyo lang. Kasi dito 4.6, ibig sabihin 4.6 meters ang taas ng tubig po kagabi. Nasabayan pa ng Christine, bagyong Christine, kaya ganun po yung sitwasyon dito. Pero ito po ay pababa na po, pababa na po ang tubig. Ito po yung plaza, so kung yung makikita ayan. Thank you.
Sa kabila po ng mga kalungkutang nararamdaman ng mga taga-Hagunoy, lulot po ng pag-high tide, ay patuloy pa rin po naman silang nagiging masaya ang buhay. Nakikita po natin na laging may mga ngiti sa kanilang mga labi kapag nakikita natin sa magkat dito sa Hagunoy, tuloy lang ang buhay. Actually, walang tamad dito sa Hagunoy. Ang ganito klaseng senaryo ay normal na lang sa amin. Pagkat nagsapit po ng mamayang mga alas 10, eto po ay magiging walang tubig na rin hanggang sa hapon. Atin pong pinapakita ang senaryong ito, mga kabisnes, mga kapabi, para po sa napipintong pagpunta rito ng kabisnes sa bayan ng Hagunoy. Upang sa gayon ay ma-picture out ninyo kung ano nga ba ang kalagayan ng Hagunoy at bakit nga ba gustong gusto natin na marating ito ng ating mga kabisnes family. Maraming maraming salamat sa pagkakataon ng bayan ng Hagunoy ay mapapasok na rin sa darating na 28 ng Oktobre. At ito na rin po ang pagkakataon na maramdaman ng mga taga-Hagunoy na may isang pamilya mula po sa malayo, mula sa Metro Manila, na papasok dito upang iparamdam ang pagmamahal sa mga Hagunoy niyo. Ako po si Taong Gala, mga idol, mga kapapi, mga kabisnes. Hindi pong kalimutan i-follow ang Kabisnes Official, Kabisnes Family. Kasama po ang pating Papa Dens, ang lahat po ng mga kagwang at syempre ang ating magigiting na mga reactors. Mula sa bayan ng Hagunoy, Tao Gala, magpalang araw sa atin. So yung mga kabisnes, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabisnes Official at Papa Dens TV. Nagpaalam po yan, mga kabisnes, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po.